Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Yan. So bigyan naman natin ng ano, ng smile. Kahit naka-face mask po tayo. So sa mata naman po makikita, no, that we're happy to see each other talaga. Kasi Monday to Friday talagang ano eh, challenging para sa ano, most of us, kasi nga working talaga. Tapos pressure sa mga bosses siguro, pressure sa mga schoolworks kung may mga nag-aaral pa. Okay. So today is the day na every Sunday nagsasama-sama tayo, kasi when you see yung mga kapatiran nyo, somehow nakapagbibigay yan ng positive energy talaga. Especially yung positive energy na yun, yung love talaga na nanggagaling sa Panginoon. So, ano, kahit na medyo challenging yung mga naging araw natin, so masaya ako po, personally masaya ako na nakikita ko kayo every Sunday. So let's start na po. Kung may mga Bible po tayo, samahan nyo po ako sa pagbasa ng Psalms 104. Verses 1 to 9, tapos tatalon po tayo ng verses 31 to 35. Pero po, ang paborito ko po kasing basahin talaga sa Tagalog version. So makikita niyo po English version dito sa screen natin. Babasahin ko po ng Tagalog. So start na po tayo. Call to worship. Sa wikang Tagalog. 104. Papurihan mo si Yahweh o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Karangal at kamahalan, lubos na nadaramtan ka. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangitay parang tolda, na kamay mo ang nagladlad. Ang ginawa mong tahanan ay tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy, at kidlat na matatalim ang lingkod mong tumutulong. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan itong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din. Ngunit noong magalit ka, itong tubig ay tumakas. Nang marinig ang sigaw mo, tumilapon agad-agad. Bumuhos sa kabundukan, umagos sa kapatagan. Natipon sa isang dagat, naging isang karagatan. Matapos ang ginawa mo'y naglagay ka ng hangganan upang itong kalupaay di na muling laganapan. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman, sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Nagniningning ang nilikha kapag titig mo sa daigdig. Ang bundok na hipuin mo'y umuusok, nagiinit. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapal. Ang lahat ng masasama sana'y alisin sa daigdig. Ang dapat ay lipunin na upang sila ay maalis. Si Yahweh, ipurihin mo aking kaluluwa, purihin si Yahweh. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos, na may-ari ng langit at lupa, aming sinasamba. Kami po'y natutuwa pagkat nadarama namin yung pag-ibig mo. Siguro sa mga nagdaang araw, kami ay natsa-challenge, Panginoon, sa mga pagsubok. Sa daan ng napakadilim, Panginoon, na hindi namin makita yung liwanag. At minsan, ayaw naming magpatuloy, Lord. Kasi hindi namin nakikita yung liwanag, yung pag-asa na gusto naming makita. Pero maraming salamat, Panginoon, sapagkat talagang inukot mo sa puso namin na ikaw yung liwanag namin, na kahit madilim, Panginoon, nakikita ka namin at nararamdaman ka namin. Maraming salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Kayo po, Panginoon, pumagit na sa aming pananambahan. Wala po kaming ibang itatayo, itataguyod, itataas, kundi yung pangalan mo lamang. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. So, pwede po ba tayong tumayo? Tapos awitan naman natin ang ating Panginoon. Thank you.
Praise. Ang lakas. Ayun, praise the Lord. Talagang ginigising tayo ng Panginoon, hindi po ba? Ayan, sa umagang ito, siguro po tayong lahat ay talagang handang-handa na humarap sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya sa isang panibagong araw na ipinagkaloob niya sa atin. Ayan, amen po ba yon? Amen. At tunay nga na pagising natin sa umaga ay isang pagpapala na yung makita natin, yung makita natin na tayo'y buhay, kasama natin mga mahal natin, katabi natin ang mga mahal natin, at na tayo sama-sama. At sa pagkakataong ito, sa oras na ito, sama-sama tayo dito sa tahanan ng Panginoon upang tayong mga anak niya ay sama-sama magpuri at magpasalamat sa Kanya. Gamitin natin yung mga boses natin sa ating pag-awit upang may pahayag natin yung ating papuri sa Panginoon. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pawitan po natin ang Panginoon at idiklara natin ang kabutihan niya at pag-ibig niya sa ating mga buhay. Kapag kami nasa inyo, Panginoon, ay
tunay nga na langit ang aming nadarama, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa inyo lamang kami makakaranas, makakaramdam ng kapahingahan, ng totoong peace of mind, ng katahimikan, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari sa aming mga buhay, sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari. Ikaw, Panginoon, ikaw ang aming pag-asa na kapag kami nasa inyo, kami makakaranas ng kapahingahan, kami makakaranas ng kaginhawahan, Panginoon. Kaya nga po, Lord, tunay nga, Lord, na wala kang katulad. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay, na talagang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig mo sa amin, Lord, talagang hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, hindi kumukupas. Kaya nga po, Lord, talagang napakapalad namin, mga anak mo, Panginoon, dahil meron kaming Diyos Ama na may pagmamalaki namin, Panginoon, na siyang tumutulong sa amin sa mga problema namin, ikaw ang nagiging kasagutan. Sa kahinaan namin, ikaw ang aming kalakasan. Kaya nga po, O Lord, binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ikaw ang aming pupurihin at sasambahin sa aming mga buhay. Hallelujah. Patuloy po nating awitan ng kailan mo
Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy ka naming pupurihin at sasambahin, Panginoon. Patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Patuloy ka naming Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus Christ.
maraming maraming salamat, Panginoon. Atin pong palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa magandang pag-aawitan natin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sinasamba ka namin, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, dakila ka, Panginoon, dakila ang inyong katapatan, Panginoon, dakila ang inyong pag-ibig sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, dapat ka lang po namin papurihan, Panginoon, sambahin, Panginoon, at pasalamatan, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga nangyayari at binibigay mo sa aming buhay, Panginoon, Lord. Lord, sa oras na ito, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa bawat mga anak mo, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, sa bawat oras ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa buhay mo, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan, o Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay ni Kristo Jesus, Panginoon, na siyang binabuhay sa krus ng Kalbaryo upang akuin ang aming mga kasalanan at bigyan po kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Lord, sa mga oras nito ay tinataas po namin ang aming mga kasalanan sa iyo, Panginoon. Mga pagkukulang po namin sa iyo, Panginoon. Sa aming kapwa, Panginoon, patawad po, Panginoon. Patawarin mo kami, Diyos, sa mga nagawa po namin, sa araw-araw, sa aming mga pananalita, o Panginoon, sa aming mga isip, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, Lord. Lord, sa mga oras to, Panginoon, maraming mga salamat, Panginoon, na hindi po namin kayang bigkasin sa mga labi po namin ang aming mga pasasalamat sa iyo, Panginoon, na ginagawa mo sa amin sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Sa ganitong panahon naman, andyan pa rin po ang pandemic, Panginoon, ang COVID, Panginoon, na talagang andyan pa rin po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa protection mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong mga pag-iingat, Panginoon, sa mga anak mo na nagtatrabaho, Panginoon, sa mga nag-aaral, Panginoon, sa mga sa bahay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka po nagkukulang sa amin, Panginoon. Andyan po, Panginoon, ang provision mo sa aming mga buhay, mga resources na binibigay mo po sa amin, Panginoon, sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Andyan po ang pag-ibig mo laging na inaalay sa amin, Panginoon. Lagi mo po kaming ginagabayan, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon. Kayo po ang ilaw, Panginoon, na aming, sa aming landasin, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na lalo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Lalo kaming manalig sa iyo, Panginoon. Lalo kaming magmahal sa iyo, Panginoon, dahil kayo po ang unang nagmahal sa amin, o Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat po, Panginoon, na ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa may mga pagsubok din po kami na nararanasan. Subalit ito po, Panginoon, ay amin po na nalalagpasan dahil sa tulong mo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga kapatirang naririto, Panginoon, na talaga po, Panginoon, na tunay nga po na binibless mo ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord, sa tuwing Linggo, Panginoon, na pananambahan po namin sa pangunguna po, Lord, ng aming Pastor Kit, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay niya, Panginoon. Bless his life, Panginoon. Bless his family, Panginoon. Ganun din po, Lord, salamat po, Lord, sa mga kapatiran, mga aming mga elders po namin, si Pastor Pong, Panginoon, Pastor Kit, iba pa po, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay nila na talagang ginagamit mo po, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. Marami po silang inahikayat, Panginoon, sa inyong karangalan, Panginoon, Lord. Lord, Panginoon, una po, dinadalangin po namin sa iyo, nilalapit po namin sa iyo ang aming mga sambahayan, Panginoon, Lord. Ang sambahayan ng Bliss Christian Fellowship Church, Panginoon, Lord. Ang pamilya, Panginoon, na bumubuo dito, Panginoon, Lord. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon. Bigkisin mo po kami, Lord, na iyong banal na pagmamahal, na iyong banal na pag-ibig, Panginoon. Maghari ka po sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon, sa bawat mga tatay, mga nanay, mga anak, Panginoon. Bigkisin mo po, Lord, ng iyong pag-inibig, Panginoon. Ano man pong mga hidwaan sa pamilya, Panginoon, ay kayo po ang makakalutas, Panginoon.
Bigyan mo, Panginoon, ng wisdom ang bawat mga pamilya, Panginoon, upang Panginoon ay kayo ay sila po o kami po ay sumunod sa iyo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon Lord. Panginoon, dalangin ko rin po ang mga pangailangan ng bawat pamilya, ang mga anak na nag-aaral, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon, ang mga anak na po namin, mga apo po namin, sa mga sakit, Panginoon, at mga disgrasya, Panginoon. Kayo po lamang, Panginoon, ang aming sandigan, wala na pong iba, Panginoon. Dalangin ko po rin po, Lord, ang mga nararanasan po ngayon ng mga bawat pamilya, Panginoon, dahil sa kakulangan po ng mga resources, Panginoon. Kakulangan po ng trabaho, Panginoon, ay andyan po, Panginoon, ang pag-aalala po namin, Panginoon. Paano na po, Panginoon, ang bukas, Panginoon. Kaya, Lord, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang mga pangailangan po ng bawat pamilya, Panginoon, Lord. Lalo na po ngayon, hindi po kami nakakasigurado, Panginoon, dahil andyan na po yung mga, andyan po yung mga kahirapan, Panginoon, na talaga po, Panginoon, na nararamdaman po ng bawat isa, Panginoon, Lord. Mga walang trabaho, Panginoon, walang hanap buhay, Panginoon, Lord. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang bawat isa na makakita po, makahanap po ng mapagkukunan, Panginoon, para sa mga pamilya po nila, O Diyos. Dalangin ko rin po, Panginoon, na huwag mo kaming pababayaan, Panginoon. Huwag mo kaming iwanan, Panginoon. Dahil sabi mo nga po, Panginoon, sa iyong mga salita, humingi ka at ikaw bibigyan. Kumatok ka at ikaw bubuksan. Panginoon, humingi po kami ng iyong awa, Panginoon. Iyong habag, Panginoon. Bigyan po kami, Panginoon, ng peace of mind, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, O Lord God. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Lord. Butihan ang gagaling sa iyo, Panginoon. Inatas din po namin, Panginoon, yung aming church, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming simbahan na ito, Panginoon, na itinayo mo way back 1983, Panginoon. Naging party po ako ng church na ito, Panginoon, mula noon, Panginoon, ngayon, Panginoon. Kaya, Lord, maraming maraming salamat po, Lord, sa mga itinatayo mo, mga pastor, Panginoon. Mula kay Pastor Hesity, maging kay Pastor Pong, hanggang kay Pastor Kit at iba pa pong pastors, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay nila na talaga po nga noon, itinaguyod po nila ang simbahan na ito, Panginoon. Hanggang ngayon po, Panginoon, ay binibless mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa mga ministries na sa church po namin, Panginoon. Salamat po sa mga liderato, Panginoon, ng aming simbahan, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay nila, na inaalay nila ang buhay nila para sa iyo, Panginoon. Para po sa ikalalago, Panginoon, ng binahal na pangalan, Panginoon, Lord. Salamat po, Lord, sa kanila, Panginoon. Salamat din po, Diyos, sa bawat isa, maging sa pastors man po namin ngayon, October. Salamat po sa buhay ng aming mga pastors, Panginoon, na talaga po, kayo po nag-aakay sa kanila, kayo po ang nagbibigay sa kanila ng wisdom, O Lord, upang mapangalagaan, Panginoon, ang aming simbahan, Panginoon. At maging sa paghahayo po na yung mga salita, kayo po ang magbibigay sa kanila ng wisdom, O Panginoon, Lord. Maraming maraming salamat po sa buhay po nila, O Panginoon, maging sa pamilya po nila. Lord, nadalangin ko po ang aming bansang Pilipinas. Nakikita mo po, Lord, ang bansa namin, Lord, mula noon hanggang ngayon, Panginoon, Lord. Marami pong kahirapan na naranasan po namin. Andyan pa rin po yung mga problema na nararanasan po ng mga pamamamayan, Panginoon, Lord, ng aming bayan, Lord. Ang una po yung graft and corruption, Panginoon, Lord. Nakikita mo, Lord, ang mga nanunungkulan, Panginoon, sa aming bayan. Hipuin mo po, Lord, ang kanilang mga puso, Panginoon, na ang paglilingkod po nila ay para sa bayan, Panginoon, hindi po sa kanilang sariling papakanan, Panginoon. Ang usap ka po sa kanila, O Panginoon, nawa, Lord. Bigyan mo po sila ng wisdom, Panginoon, upang mapamahalaan ang maayos ayon po sa iyong kalooban ang bayang Pilipinas, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang problema namin sa droga, Panginoon, Lord. Andyan pa rin po, Diyos. Hindi po namin alam kung anong gagawin namin, Panginoon. Pero kayo po ang aming pag-asa, Panginoon. Kayo po ang makakarutas nito, Diyos, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Ingatan mo, Panginoon, ang aming mga anak, ang aming pamilya, sa mga bisyo na to, Panginoon, Lord, na talagang dyan na po, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord, baging aming pamahalaan. Dalangin ko rin po, Diyos, ang aming problema din po sa pagtaas po ng inflation, Panginoon, buong mundo, Panginoon, Lord. Nandyan po ang pagtaas po lahat ng mga bilihin, Panginoon, Lord. Napakamamahal na po ng mga pagkain, Panginoon, Lord.
ang isang ordinaryong manggagawa, Panginoon, na hindi po magkasya ang kanyang kinikita para po sa pangangailangan ng isang sambayan, Panginoon, Lord. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, Lord, na kapagpuprovide, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, Lord. Ang napaka-ordinaryong tao, Panginoon, na maliit lang pong kinikita ay talagang hindi po sapat, Panginoon, ang kanilang kinikita para sa kanilang pamilya, O Diyos. Diyos, tulungan mo, Panginoon, ang mga pamilyang ito, Panginoon, pamilya po namin, Panginoon, Lord. No? Makaalpas, Panginoon, sa problemang ito ng aming bayan, O Panginoon, Lord. Kayo lamang, Panginoon, ang makakagawa nito, makakalutas sa problema ng aming bansa, O Panginoon. Pero sinamin po sa inyong salita, na unless po na lumapit kami sa iyo, lumuhod kami sa panalangin. Pagpapalain mo, Lord, ang aming bansa, O Panginoon. Panginoon, niluluhod po namin sa panalangin ng aming bayan, O Panginoon. Hawakan mo, Panginoon, kami, O Diyos, maging aming mga lahalal na mga officials ng aming government, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, kung paano po namin matulungan ang aming bayan, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, na andyan ka po, Panginoon. Kayo po ang aming pag-asa. Kayo po ang aming sandigan. Dahil kung hindi po namin kayo nakilala, ay wala po kaming magagawa. Andyan po kami sa kawalan, O Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa iyo. Sa iyong anak na si Jesus, sa ginagawa mo sa aming buhay, sa aming bayan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, Lord. Lord, tinataas ko rin po, Panginoon, ang aming mensahero, si Pastor Kit, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang kanyang buhay, ang kanyang sambahayan, Panginoon. Kayo po ang nagbigay, naglagay po sa kanya, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po sa buhay niya, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga mensahe mo, Panginoon, na ibababa sa pamagitan po niya, Panginoon, ay nawa, Panginoon, matutunan po namin sa aming mga isip po namin at sa aming mga puso po namin. Nawa, Lord, magamit po namin ito sa buhay namin sa araw-araw. Maraming sa iyo po. Maraming salamat po. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Ate Linda, sa isang napakarugtog na panalangin. At Ate Mira, for leading us sa worship na talagang nagbibigay sa atin ng sense of yung nalilid yung ating soul into really thinking, experiencing that the Lord is with us and that we are drawn sa kanyang presensya to worship. Salamat din kay Ronald sa pangunguna. Papatuloy po tayo sa umaga ito sa ating pananambahan at tayo po ay dadako sa ating pakikinig sa mensahe ng Diyos at patuloy po tayo sa ating bagong tema, which is the Church as the Agents of the Kingdom of God. And yung title po ng aking mensahe sa umagang ito ay nakikita niyo po, Preparing to Proclaim the Kingdom of God. Yung paghahanda para sa pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Nasa Luke chapter 9, 57 to 62 na babasahin po natin mamaya. Pero dito po sa ating mensahe, i-discuss po natin ang isang pangyayari sa buhay ni Jesus kung saan kasama niya ang kanyang mga disipulo at sila ay naglalakbay, nag-uumpisa ng maglakbay papuntang Jerusalem kung saan dito na nga magtatapos ang buhay ni Jesus. Pero this is one of the most intimate moments na meron siya sa kanyang mga disciples. And dito sa kanyang paglalakbay papuntang Jerusalem, ini-emphasize niya yung prioridad. Prioridad ng ng pagpapahayag ng paghahari o ng kaharian ng Diyos at ang lahat ng susunod sa Kanya, kailangang makita nila na ang pagsunod sa Kanya, kabahagi noon ay yung magpapahayag din sila ng paghahari ng Diyos. Kung ano nakita nilang ginagawa ni Jesus, ay siya rin pagbabahagi nila. Mahalaga ito kasi na-observe ko na medyo iba na yung way of proclaiming sa panahon ngayon, and it started sa Western, sa America, na ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay ginawang parang sales talk, may mga pitch sa umpisa, merong questions na dapat sumagot ka na parang sales para ma
analyze kung anong dapat na package or product ni Alok sa'yo. So, or sagot ang yan. So, nag-umpisa yan, and it's really surprising and sad to say na yung church o yung pastor na nag-umpisa niyan, eh, yung church na supposed to be nag-umpisa ng explosion ng evangelism ay hindi rin naging maganda over the years ang takbo. Ano po. So, we really have to rethink our hindi lang rethink, hindi ko realign our ways sa pagmimisyon, sa pagbabahagi ng tinatawag nating ebanghelyo, ano, kung sa mismong founder natin, sa mismong Panginoon natin na si Jesus. Ano. So dito, in-emphasize na to. At isa sa mapapansin po natin dito, mga kapatid, at pag-uusapan pa natin sa mga susunod, is that si Jesus Christ hindi nag-sugarcoat. Alam niyo naman po kung ano sugarcoat, di ba? Yung dadaanin ka sa mga matatamis na salita or what, na mga pangako, ano. Hindi siya nag-sugarcoat at hindi rin siya nagmamanipulate ng mga tao na sumama sa kanya, na sundin siya, gamit ang mga false promises. Alam niyo yung kapag umorder kayo sa Shopee, makikita niyo ang laki-laki, pero pag dineliver na, miniature lang pala. Kala mo, laki-laking baso, pagdating, ang liit lang pala. Shot glass pala. Diba? Kala mo, ang laki-laking damit, kasi sabi, XL, kasya to sa akin. Naka-crop top na pala ako. So, si Jesus hindi nag-sugarcoat. He says what he has to say. Hindi rin siya yung parang kumpanya na ang daming nung nagja-job offer, ang daming mga pangako para ma-attract ng daming job applicants. Ganito yung sweldo, may signing bonus, may ganito. Work-life balance kuno. Pero pag nung nagtatrabaho ka na, yung work tsaka yung life mo nandun sa opisina nila. So, those are mga frustrating moments na kapag nakinig tayo sa matatamis sa selta, sa mga sugarcoating ng mga pangako, pero hindi pala yun ang ating dadatnan. Ano? Hindi rin si Jesus parang politician na iniintay, sinengganyo ng mga tao na suportahan siya at join sa kanyang cause. Pero unclear ang mga platform, unclear yung mga purposes. Tapos pagdating doon, nakatunganga na lang tayo lahat. Ano? Hindi ganun si Jesus. Bago ka pa sumali, dapat malinaw na sa'yo. Dapat malinaw na kung anong gagawin niya at gagawin natin at ginawa na niya. Ano? So whatever Jesus asked people to do, he has already started doing himself. Tama? Kung aakayin niya tayo na magmisyon only because nag-uumpisa na sa kanyang misyon. Kung aakayin niya tayo ipahagi, ipahayag ang paghahari ng Diyos only because he has already said and done that the kingdom of God is at hand. He is clear about all the commitments na pipirmahan mo, sasabihin mo, I have read and accepted all the terms and conditions. And he is clear about the consequences na haharapin natin. Sinabi ba dyan ni Jesus na, follow me and I will make you rich. Follow me and I will make your life easy. No? No one will contradict you. No one will fight you. No one will hate you. No, then Jesus Christ teaches about the consequences that we will face when we follow, when we become agents of the... Kahit sino namang agents, di ba? Sa orientation, sasabihan, oh, magbebenta tayo ngayon ng cellphone. Alam ko ito ng pinaka-best na phone, pero meron tayong kakumpetensya. At meron dyan, sisiraan pa rin yung phone natin. Na kahit na i-drop mo na yung presyo, ayaw pa rin tanggapin. Kahit naman sa sales, kahit naman sa mundo natin. Di ba? And lalo-lalo si Jesus Christ. Because this is a matter of eternal destiny. Ano? He will not sugarcoat. We, therefore, mga kapatid, tayo dapat, marinig dapat natin ang kanyang mga katuruan at maobserbahan dapat natin ang kanyang buhay kung tayo ay dapat na maging tapat sa kanya. Kasi, tingin ko, hindi lang sa malnourished ang Christianity ngayon sa biblical teachings. Malnourished ang Christianity ngayon sa teachings mismo ni Christ. The teachings mismo ni Christ. Ginagawa lang natin yung buhay ni Jesus Christ as backgrounder sa epistles ni Paul. Kasi mas madaling kabisaduhin yung mga epistles ni Paul eh. Diba?
Jesus Christ kasi parang hindi yan yung natutunan kong ano eh. So, medyo mahirap ikahon si Jesus sa mga teachings ni Paul kung ang ginamit nating lens ay si Paul, hindi si Jesus Christ. Na para bang si Paul talaga ang pinaka-objective na nagtuturo ng Ebanghelyo at Christianity instead na si Jesus Christ. Eh, si Paul ang kausap niya, mga simbahan na may kanya-kanya mga problema, sitwasyon at konteksto. At si Paul, ginagawa niya ay inaangkop niya yung Ebanghelyo para may apply sa konteksto ng bawat simbahan na nagkakaroon ng problema sa paano niya. So, pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod. But at this point, I'd like to invite you to stand to hear God's word and makita natin kung saan po natin maririnig ang kwentong sinasabi ko at pagbabasehan ng ating mensahe sa umaga ito. Luke chapter 9 verses 57 to 62. Ito po ang dulo ng Luke chapter 9. Babasahin ko po mula sa today's New International Version. Nandyan din po sa aking slides kung wala po kayong dalang Bible. Sabayan niyo na lamang po ako. Ang sabi po dito ni Luke, "As they were walking along the road, a man said to him, 'I will follow you wherever you go.'" Now take note, ito po yung panahon na papunta na sila ng Jerusalem. And so many disciples were following him. Ano, crowds and people who would like to go with Jesus, ano, to commit their life to Jesus. Ito yung mga sinasabi nila. So ito yung mga representatives na lang ng mga pangyayari habang naglalakbay sila. "So as they were walking along the road, a man said to him, 'I will follow you wherever you go.' Jesus replied, 'Foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.' He said to another man, 'Follow me.' But he replied, 'Lord, first let me go and bury my father.' Jesus said to him, 'Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God.' Still another said, 'I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family.' And Jesus replied, 'No one puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God.'" Let us pray. Father, we ask for your presence and your guidance. May your spirit teach us and empower us and encourage us to go as agents of your kingdom of God. Baguhin niyo po ang aming puso at isipan at i-align niyo po ang aming mga buhay sa inyong kalooban. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo mga kapatid muli. Now, ito pong passage na to ay sinisiguro niya na yung mga sumusunod-sunod sa kanya, I think yung counterpart ito sa Luke chapter 14 ay diniscuss ko na nung May, during election time about following Jesus Christ. At ito naman ay yung nag-uumpisa pa lang sila, no? At kakatapos lang niyang i-rebuke si yung Sons of Thunder na nung merong isang Samaritan village na hindi nag-respond ng maayos kay Jesus. Sabi ni James sa kanila, John, ganitong gawin natin, ano? Dapat paparusahan sila. So, pero sabi ni Jesus Christ, hindi yan tama yung ginagawa ninyo. So, mula nung nag-send si Jesus Christ sa Luke chapter 9 verse 1, pinadala niya yung kanyang 12 apostles para mag-mission. At pagbalik nila, nagkaroon ng feeding of the 5,000. Makikita niyo po yan sa Luke chapter 9. After that, nag-confess si Pedro kay Jesus Christ. Sabi na, "You are the Messiah." After that, sabi ni Jesus Christ, "Tama, I will go to Jerusalem. I will die, and the third day I will rise again. And then, maraming palitan dyan na yung mga disipulo ni Jesus Christ, parang hindi pa rin talaga nila kilala si Jesus Christ. And some of them, parang confused pa what to do and what to expect. So, dito sa kwentuhan na to, Jesus Christ is making sure na yung mga tagasunod niya are committed at kung ano ang kinukommit nila in following, in proclaiming the kingdom of God. His disciples must understand the purpose and the path of following Jesus. At tayo rin, dapat naiintindihan natin yung purpose, yung layunin, at yung path, yung landas. Purpose and path, layunin at landas,
na ating tatahakin kapag tayo ay hindi lang basta generally magsasabi, I have faith in Jesus, I believe in Jesus. Kundi we follow Jesus in proclaiming the kingdom of God. Because that's the point of following Him, as we are going to see later on. So ang tanong, what do we need to expect as we begin our work as agents of the kingdom of God? Ano ba dapat i-expect natin kapag mag-uumpisa na tayo sa ating pagkilos bilang mga agents of the kingdom of God? Parang somewhat short orientation, ano? Alam naman na natin to. Most of us have been Christians for so many years, and this is just a review and a quick glance sa kwento na to that will give us an overview. Ano ba ang inaasahan dapat ng isang disipulo na magpapakaseryoso sa pagsunod kay Jesus? May pagka-oxymoron pa lang sinabi ko kasi ang disipulo ay dapat seryoso, no? Ni na tagasunod ni Jesus. What do we need to expect? Walang gulatan dito. Malinaw pa sa... Tama ba yung malinaw pa sa alas tres? Or mali yata yung idiom ko. Sorry, Bisaya. So, ano ba dapat natin aasahan? Ano? Una, kung makikita natin sa verse 57 to 58, we must be prepared to experience discomfort and dependence. Handa tayo dapat na makaranas ng hindi maayos na kalagayan at yung panahon na tayo ay didepende. Didiscuss natin kung saan na pagdepende. Na medyo kabaligtaran siya sa pursuit ng mundo, which is a comfortable life and an independent individual expression and living and decision making. Tama? Na parang pakuardi siya ito, kaya madalas nami-misinterpret yung mga Christians, ano? Sabi ni Jesus Christ, ani Luke, as they were walking along the road, biglang may nag-declare, Jesus, gusto kong sumunod sa'yo. At hindi lang, I will follow you wherever you go. Parang kanta ng The Calling, ano? Susunod ako sa'yo, kahit saan magpunta. Parang blanket condition, ano? Lahat, kahit saan tayo pumunta. So, nilinaw ni Jesus kung tama ba yung pagkakaintindi niya sa kahit saan pumunta. Sabi ni Jesus, kahit yung mga fox, meron silang mga bahay, yung butas, yung lungga. Ano? Kahit yung mga ibon, meron silang nests. Pero yung Son of Man, ano? Son of Man is a title na, actually hindi title, kundi parang bansag ni Jesus sa kanyang sarili. Paboritong bansag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. No, na kung gusto natin ng background na pag-uusapan na natin yan, nasa Daniel chapter, sa Daniel yan, ano, Son of Man, na paborito ni Jesus tawagan yung sarili. Sabi niya, kahit ngayong Son of Man eh, buti pa yung mga hayo may matutulugan. Pero ako, susunod ka sa akin? Lilinaw ko lang ha. Wala akong matutulugan. Umalis na ako sa bahay ko. Iniwan ko na yung Galilee. Iniwan ko na yung Nazareth, kung saan talaga siya lumaki, di ba? Siya ngayon ay naglalakbay-lakbay, and in the last season of his life, naglalakbay na siya papuntang Jerusalem. The Son of Man has no place to lay his head. Jesus wants his followers to know. Gustong malaman ni Jesus. Gusto ni Jesus na malaman ng kanyang mga disipulo na kapag sila ay naging tagasunod at tagapagpahayag ng pagkahari ng Panginoon, they will have many kinds of discomfort. Makakaranas sila ng iba't ibang uri ng pangyayari, ng sitwasyon na medyo hindi ka makakatulog, hindi komportable yung pagtulog, wala nang oras matulog, ano? Lagi kang nag-iisip kung anong kakainin ngayon. Kasi itinerant siya, naglalakbay sila eh. So, nasabi lang ni Jesus yung sitwasyon nila. Of course, huwag natin nagadalhin sa panahon natin ngayon, syempre. Wala, hindi naman tayo papuntang Jerusalem para ipako sa krus, di ba? We have a lifetime ahead of us to apply all these principles. Pero sa panahon ni Jesus, sa konteksto na yan, sinasabi ni Jesus, siguraduhin mo na ito yung alam mo sa pagsunod sa akin, ano? Wala tayong tutulugan.
Wala tayong Airbnb, hello? Wala tayong libreng accommodation sa Sofitel o kung saan lang ano na yan. Ano? Hindi tayo makakatulad ng mga speakers ngayon. Na pupunta ako ng Pilipinas, mag-speak ako, pero kailangan meron akong tutulugan na maayos sa pinakamagandang hotel sa malapit sa Manila Bay. Ano? Hindi ganun. Kung susunod ka kay Jesus, sabi ni Jesus, ito yung sitwasyon, ito yung kondisyon. Ano? At hindi ko sinasabing gawin lang natin to for the sake of God. Kasi ito talaga yung realidad ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Also, sa journey na to, in this journey, followers of Jesus will learn to be dependent. Ayaw pa naman natin yun. Naaasa tayo. Kasi sa Pilipino, nakakahiya. At tama lang naman yun. Pero ibang klaseng dependence to. Ito yung dependence dahil hindi na ganun ka-priority sa'yo yung mag-accumulate ng wealth, nang magkaroon ka ng kasiguraduhan na kinabukasan, meron kang backup, meron kang ano, ano. Ito yung sinasabi ni Jesus eh. You will learn to be dependent. Now, sa mismong chapter na to, hindi pa malayo sa, kung nagbabasa tayo ng tama sa Bible, hindi pa malayo sa isipan natin yung kakatapos lang ng pagpapadala ni Jesus sa 12 disciples niya, 12 apostles niya. At sa 12 apostles niya, sinabi niya, huwag kayong magdadala ng bag, huwag kayong magdadala ng pagkain. Kung saan kayo pumunta, doon kayo papakainin, kung may tumanggap sa iyo na bahay, doon kayo maglagi. Now, mananalangin kayo palagi at didepende kayo sa otoridad at kapangyarihan ng Panginoon na binigay sa kanila. Sabi sa bungad, binigyan sila ng authority to do all these things. Luke chapter 9, verse 1. Now, we as readers of Luke, malinaw pa sa isip natin yun. Ito yung sinasabi ni Jesus. Magiging dependent tayo sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Hindi dito sinasabi na para magpapakagutom tayo para sa pagmimisyon, para masabi natin na tapat tayo. Hindi. Ang sinasabi dito, we'll depend on God's grace. We will depend on His strength. We will depend on the provisions na gagamitin ng Diyos sa pamamagitan ng kapatiran. No, magtutulungan tayo. Hindi to solo flight, hindi to solo project. There will be tawag dito, mutual service, uplifting, and edifying encouragement. Ano? Didepende tayo sa kapwa natin dahil sila ang gagamitin ng Diyos na pagpapala sa ating pagmimisyon. Now, this goes against the pursuit of this world kasi all of us want to be independent. All of us want to decide on our own and mahirap yung umaasa tayo sa iba, tama? Eh, kaso yun ang tinuturo sa atin ni Jesus. You must live as one. And you must learn to be really dependent kay God every step along the way. At yun ang tinuturo ni Jesus. At yun ang sinasabi ni Jesus dun sa nagsabi na, I will follow you wherever you will go. Yung wherever is generic. Pero lalagyan kita ng lilinawin ko lang yung wherever mo. Yung wherever na yan is nowhere. No? Nowhere ka matutulog. Nowhere ka talaga magiging fully independent at fully comfortable, fully satisfied and sufficient sa mga layaw or kung ano paman. Now that's what Jesus Christ is saying. Pangalawa, sa verse 59, sa second half na ating binasang passage, we must be prepared to reorder our plans and priorities. Handa tayo dapat na yung sinulat mo na sa diary mo or sa kung saan man plinano mo na 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago or kahapon lang, handa tayong mabago yan. To reorder our plans. At handa rin tayong mabago yung priorities natin na meron tayong pinapahalagang isang bagay na mabuti naman at importante naman at even sinasabi sa Bible na pahalagahan. Pero pag itinapat muna sa pagsunod kay Jesus sa papayag ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, it will come second. Walang sinasabi si Jesus na huwag niyong pahalagahan yung mga bagay na gustong pahalagahan ng Biblia. Ang sinasabi ni Jesus, ang pag
papahayag ng paghahari ng Diyos will come first. Makikita natin yan dito sa verse 59. Sabi ng isang tao, sabi niya, no? So wag natin itong masyadong isipin na exactly ito yung pangyayari sa panahon na yan, ano? Kundi this is a very strategic na pagsusulat ni Luke, ano, na after magsabi ng isa, response si Jesus Christ, ipapasa niya yung burden sa ibang tao. That's a literary design, ano? Nasabi niya, he said to another man, follow me, para magbigay ng iba pang condition and example to emphasize more itong usapan natin. Ikaw, sumunod ka sa akin. Sumagot siya, Lord, first let me go and bury my father. May patay kami, Lord. Hita mo naman yung profile pic ko sa ano, sa Facebook, may kandila. Lord, kakamatay lang ng aking tatay. First, pwede ba mauna na kayo sa Jerusalem, sunod ako. Tatabunan ako mabilis, dahil wala naman jeep or train or grab sa panahon nila, no? Mas maglalakbay na lang ako ng mabilis. Pwede po bang umuwi mo na ako and ililibing ko lang po yung aking ama na namatay? First we have to consider here is yung custom, Jewish custom. Yung matagal yung lamay natin dito, di ba? Sa kanila, merong ganun din. And there are instances, especially the latter part of Jewish customs, itong mga, even sa panahon ni Jesus Christ until siguro nung mga bagong Diyo, they have this custom sa pagkamatay na parang may dalawang face. Ano? Andyan yung ililibing nila, pero hindi talaga yung libing, kundi dyan muna sa isang location. Then finally, kapag na decompose ka talaga, ililipat na nila sa final cemetery sa tawag natin, ano, sa final grave, no? So there may two stages, ano? So itong sinabi ni Jesus sa kasunod is very striking and interesting. Sabi niya, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. No, may mas mahalaga tayong aasikasuhin dahil papunta na tayo ng Jerusalem. Kung gusto mo talagang sumama, hayaan mo mga patay, ilibing ang kapwa nila, patay. Now, this could mean na sinasabi ni Jesus na hayaan mo yung mga spiritually dead to bury those who are physically dead. Ikaw na nag-decide ka na maging bahagi ng kaharian ng Diyos, born again ka na, Christian ka na, our language, ano, yung ating Christian language na born again and na convert ka na, sumama ka na sa akin. Spiritually alive ka. Haya mo na yung physically dead, ilibing ng mga spiritually dead. So that's one of the more popular interpretation dito, ano. And that's fine. I think possible naman yan. But there's another view na based dun sa sinasabi kong Jewish customs. Jesus Christ is actually emphasizing something. Yung two stages of living na yan, ano? Hayaan mo na yung mga nandun na nauna na ang inilibing, kunin na nila yung ililibing pang pangalawang sa pangalawang location. Hayaan mo kunin nila yan. Iwan mo na yan. Diba? Ba't pa kasi merong two stages? Hayaan mo yung mga talagang patay na dun sa final grave. Pumunta sila at hatakin na nila yan. Well, mangyayari ba talaga? Of course, hindi. Pero Jesus Christ is being, hindi sarcastic eh, kundi he's emphasizing something. Hindi siya nagliliteral dito ang sinasabi niya. Alam ko mahalaga yan. Honor thy father and thy mother. Tama? That's a very biblical teaching. Jesus Christ mismo in-emphasize yan. At nire-rebuke niya yung pagpapalusot ng ibang mga Hudyo para matakasan yung responsibility sa parents na. Pero alam niyo po ba na isa sa pinakamahalagang tradisyon, isa sa pinakamahalagang gawain ng isang anak na Hudyo para marespeto, mapahalagahan, maparangalan ang kanyang tatay, ay mailibing niya ito ng maayos. Sa atin din naman, di ba? Pero minsan may mga constraints tayo na tanggap na natin yun. Kasi
kasi pulo, island-island tayo, hindi ganun mag-travel, ano, or kaya yung karamihan sa atin na sa ibang bansa. Hindi na ganun ka-big deal sa atin yun. Pero sa Jewish tradition, ang pagpapahalaga, pagrespeto, pagmamahal, at pagpaparangal sa iyong mga magulang, lalo na sa iyong ama, ay dapat bibigyan mo ng maayos na libing ang iyong ama. So this guy, hindi maliit na bagay ang kanyang hinihiling. Lord, tatapusin ko lang, last game na. Or Lord, sorry ah, hindi pa tapos kontrata ko sa kumpanyan to eh. Kahit yun, mahalaga yun eh. So hindi maliit na bagay itong hinihiling niya ng ano na to. Mahalaga. Pagpapahalaga. Pagpaparangal, pagmamahal sa kanyang magulang. Jesus Christ says, ayaw mo na yan. Let the dead bury their own dead. Because what's in priority sa panahon na to, I'm not teaching, Jesus Christ is teaching, not teaching, the Bible is not teaching na parang kapag may lamay sa bahay ninyo at kailangan ng libing, hindi, kailangan kong umatan ngayon kasi sabi ni Jesus Christ, let the dead bury their own dead. Hindi yun yung point. Ano? Again, sa konteksto na to, this is very urgent. Taglalakbay sila papuntang Jerusalem. Ano? Nothing must, walang panahon na dapat masayang. Again, we have a lifetime to apply these principles. So huwag nating basta-basta i-plain reading lang ito at i-apply sa atin sa panahon na to at sabihin, oy, huwag ka na magtrabaho. Magmi-mission tayo. Oy, pabayaan mo na yung pamilya mo. Mas mahalaga yung simbahan. Mas mahalaga yung karanan ng Diyos. Huwag yun. That's very bad reading. No? Diyan nabubuo ang mga kulto at mga maling aplikasyon at nasisira ang mga pamilya, nasisira ang mga responsibilidad natin na mahalaga din sa Biblia. What Jesus Christ is saying is that whatever the context of your mission and it's urgent, you know, the priority is the kingdom of God to be preached. Now, sa panahon na to na nag-conflict, yung very urgent na mission nila for Christ to go to Jerusalem, pag nagbangga yung mga yan, the kingdom of God must come first. Ngayon, nagbabangga ba yung trabaho mo sa ministry? Hindi naman necessarily, di ba? In fact, nagagamit pa nga yung trabaho mo sa ministry. Yung pamilya mo, nagbabangga ba? Yung pag-aasawa mo, yung ano, relationship, hindi naman necessarily, di ba? In fact, those are opportunities to preach about the kingdom of God. Those will discuss tayo sa mga iba pa mga pangyayari at pagkakataon. Pero gusto ko lang i-balance ba kasi hindi naman balance actually. Kundi linawin na hindi yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Ano? Still, may isa pa nagsabi, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family, which is another point of honoring my father and my mother. And sabi ni Jesus Christ, no one who puts a hand to the plow, ay yung mag-aararo ka, no? Si Uncle Jet, alam nito kasi agricultural expert yan. So, paano ba yung araro? Hila ba? O tulak? Tulak, di ba? So, pag tulak, nakatingin ka sa harap. Ngayon, gusto mong masiguro na diretso ang iyong inaararo. Pag tumingin ka sa likod, wow, straight. Ngayon, habang nagtutulak, ano na nangyari? Hindi na diretso. Kapag kumakanta ka at nagkamali ka, babalik ka ba sa first line o didiretsuhin mo? Kunya, magpe-present ako ngayon, sabihin ko, kakantayin ko yung Amazing Grace. Ay, nakalimutan ko pa, sorry! Balik tayo, no? Parang yung isang sumali sa contest na yung pagbirit niya, hindi niya maabot. So, ulit-ulitin niya yung course para maabot. Yung nakakatawa, di ba? And that's not how you do it sa Kingdom of God. And you're committing to the kingdom of God, there's no second thoughts. Mababago, ma-order ang plans and priorities kapag binangga na ito sa pagiging tagapagpahayag ng paghahari ng Diyos. Jesus wants His followers to know that when they become agents of His kingdom, there will be rearranging of plans. Nagagawa po ba natin yan? When we arrange our plans, nakakatawang isipin, nasasabihin pa natin sana, i-consider natin. No, kasi this is not about consideration. Jesus Christ is asking, demanding, commanding for you to follow.
He is Lord. Ang ironic nga daw nito, sabi ni isang commentator, kasi tinawag niya pa si Jesus na Lord. Tapos, magdadalawang isip pala siya. No? Kasi Lord is Master. Lord is Superior. Grabe nga tayong sumunod sa mga boss natin, ano? Di pwede malate. Pero kay Lord, okay lang. Number one pa ako dyan. Sorry. Di pwedeng umabsent. Di pwedeng mag-sick leave. Ano? O kaya, grabe. Kasi, it's also, may context din naman yan. We know that the may tendency talaga yung mga boss natin na napaka-unforgiving din and hindi nila maintindihan yung ano. Pero, the Lord is gracious din naman. Hindi rin naman yan pagpaparusa sa atin. Ano? Hindi rin naman yan paghihigpit sa atin. The Lord understands. The Lord is gracious. For this context, ano, na magbabangga yung urgency ng pagpunta ni Jesus sa Jerusalem, which is part of the inauguration of the kingdom of God, ano, mag-uumpisa na eh, ito na eh. Mag-uumpisa na yung program, mamaya ka na mag-CR. Ganon yung pangyayari dyan. Pigilan mo muna yan. Let's do this. Let's go to Jerusalem. No one puts a hand to the plow and looks back. It's fit to service in the kingdom of God. Also, hindi lang pag-rearrange ng plans, Jesus wants his followers to know that when they become agents of his kingdom, priorities will change. Mga priorities natin. Yung ibang mahalagang bagay, mananatiling mahalaga, syempre. Pero meron ng mas mahalaga. Meron ng mas mahalaga. The point, mga kapatid, is that sa pagsunod kay Jesus, or ang pagsunod kay Jesus ay ang priority. The first priority, and whenever necessary, kapag nangyari ito na magbabangga yung ibang decision natin, ibang plano natin, ibang priority natin sa pagsunod kay Jesus, all those other important, ha, important things, hindi yung mga bagay na kung ano pa man, mga layaw or pampalipas oras lang, kundi yung mga importanting bagay yung usapan dito na hindi dinidisqualify, hindi dinidiscount, hindi pinapawalang halaga ni Jesus, kundi they will come second. They must give way to the urgency, to the urgency of preaching of the kingdom of God. Na isa sa mga 7 years na ako nagda-drive. And isa sa mga nagbigay sa akin ng kasanayan sa pagda-drive, so nag-grab driver ako, na kahit gano'ng kasikip yung kalsada, basta pwedeng pumasok, kaya kong pasukan. Pero isa sa mga lesson na natutunan ko na hindi ko makakalimutan ay yung sinabi sa akin ni Kuya Ian. Sabi ni Kuya Ian, marami nagturo sa akin. Si Uncle Jet nagturo sa akin yan. Si Papa ko nagturo sa akin. Pero si Kuya Ian, hindi niya ako tinuruan masyado, pero nabanggit niya na sa akin na tumatak na sa isip ko. No? Sabi ni Kuya Ian, kapag tumingin ka sa rearview mirror, drivers, ha? Sa mga nagbabalak mag-drive, o si Teo pala, ano? Pag tumingin ka sa rearview mirror or sa side view mirror, mahalaga yan, di ba? Mahalaga tumitingin ka, kaya nga nandyan yan eh. Mahalaga yan. Pero whenever na tumingin ka dyan, huwag mong paabutin ng 2 or 3 seconds. Kasi sa split second na yan, or sa seconds na yan, napalagpas ka, napatingin ka, may parang ganda na sasakyan na yan. O kaya, grabe naman ang nangyayari sa likuran ko. Di ba? O kaya, ay, traffic pala sa likuran ko, pas bagalan ko pa nga. No? Pagtingin mo dyan sa harap mo, anything can happen. Napakahalaga na committed ka, presence of mind, aware ka sa tinatakbo mo. Yun ang goal mo. Never spend time sa salamin na nasa gilid at nasa harap, sa taas mo. Dahil once you get distracted, it is very dangerous. Lalo na kung mas mabilis ka pa nagpapatakbo. At nangyayari yun. Actually, mahalaga yun. Madalas, pag nakakalimutan yun, aksidente talaga ang mangyayari. Kasi may susulputan dyan ng motor sa harap mo. O kaya may nagkocross na isang sasakyan mula sa kabilang kalsada. And 2 to 3 seconds na lumagpas ka sa ano na yan, time frame.
And that's what I felt nung sinasabi ni Jesus to. No one, ano na, mag who puts a hand in the plow, will look back, is fit for the service in the kingdom of God. Ganon ka, kabigat yung commitment na hinihingi ni Jesus. Dahil ba mahigpit lang si Jesus na boss? Or dahil alam niya na napakahalaga ng mission na to? Kapag may daladala kang anim na tray ng itlog at naglalakad ka, at sinabi sa'yo ng tatay mo o ng nanay mo, uy, mag-iingat ka, huwag kang tumingin sa likod, tingin sa harap. Ano si nanay, ang higipit-higpit lang, lagi nilang pinapakit, boom, nabaliktad ka na. No? It's not because naghihigpit si nanay o si tatay, it's because napakahalaga na sundin mo yung payo niya sa layunin na gusto mong ma-accomplish at that very moment. And that is why it is very important na sundin natin itong kabigatan ng commitment na hinihingi ni Jesus Christ because of the seriousness, the heavy weight of this mission, which is proclaiming the kingdom of God. So what are the implications of this, mga kapatid? Next slide po, please. Mga implication nito is that our declaration of faith, which is sabi natin, susunod tayo kay Jesus, no? I have decided to follow Jesus. That's a declaration of faith. Hindi declaration of faith yung sabihin ko, naniniwala ako kay Jesus, pero ayoko siyang sundin. That's not faith, no? Pag binasa mo yung New Testament, ano, it's always following Jesus Christ and faith, ano? Our declaration of faith, which is following Jesus, must lead to becoming part of kingdom proclamation. Kapag tagasunod ka ni Jesus, kapag Kristiyano ka, dapat yung direction ng buhay mo, direction ng discipleship mo, ay papunta sa from following Jesus to obeying yung sinabi ni Jesus Christ. You go and proclaim. Dapat hindi maha-abort ang mission. Dapat papunta ka dun sa part na you will go and proclaim. Kasi, yun yung sinasabi ni Jesus. Yun yung in-emphasize ni Jesus. Hindi tayo mamamasyal lang sa Jerusalem. Take note, ha? Hindi tayo nag-field trip. Yun yung sasabi ni Jesus. This is... seryoso to, guys. Seryoso to yung sasabi ni Jesus. And then, we shouldn't wait for everything in our life to be settled before we join the mission. Ayusin ko lang to, Lord. Talagang bibigay ko na 100%. Ayusin ko lang tong problema ko, Lord. O Lord, pag okay na ako, kapag meron na akong sweldo, Lord, kapag medyo nakapag-ipon na ako sa banko, or ganito, masettle ko na yung mga pangailangan ko, Lord. Bahay na ako, or what? Or nakapangasawa na ako, or what? May girlfriend na ako, or boyfriend, or what? Then, Lord, mag-join ako sa mission. No. That's exactly what Jesus Christ is contradicting dito. No. If the kingdom of God and yung pagpapalaganap ito ay mahalaga and urgent, no? All other things magagawa mo pa rin yan, no? Pwede ka pa rin naman magtrabaho sa sitwasyon natin ngayon, sa konteksto natin ngayon. Hindi naman na tayo papunta ng Jerusalem at papako sa krus, di ba? Pero umuantahin na maging maayos muna lahat sa buhay mo. Baka magsasabi, yes, Lord, no turning back, no turning back. Pangatlo, we have a higher calling in whatever road we are taking and whatever relationships we are in. Ibig sabihin, kung saan ka man landas na punta, saan man trabaho ang iyong inaasikaso, kung saan man komunidad nandoon, anumang profession meron ka, whatever road we are taking. And also, in whatever relationships we are in, anak ka, ama ka, ina ka, mag-asawa kayo, or what anuman yung role mo sa family or sa relationship ninyo, there's a higher calling that governs all of that. Or that supersedes, or that it's more in priority. No. Mas nakakahigit na panawagan sa atin, which is to follow Jesus Christ in proclaiming the kingdom of God. Next slide. Pangapat, we have a, inulit ko lang pala. Pangapat, we need to embrace this
mission with a sense of urgency because this seems to be the focus of Jesus' ministry and also the main activity that He imparts to His followers. Bakit natin siya yayakapin yung mission na yan? Bakit natin ito gagawin yung mission na may pagmamadali, pagpapahalaga, at talagang seryoso tayo na gagawin ito? Why? Because ito yung focus ni Jesus Christ eh. Ito yung focus ni Jesus Christ. Narinig niyo na ba si Jesus Christ na nagsabi na, Peter, halika nga dito. Nakita mo yung lote na yan. Pag nakaipon na tayo, ano? Pag nakaipon na tayo, mag-expand tayo, ministry. Para mas marami tayong, ano, espasyo. No? That's a good thing! Pero hindi yung focus. That's what I'm saying. Ano? May mga mahalagang bagay na dapat gawin, pero hindi yun yung focus ni Jesus. Ano? James, John, yung magkapatid. Kaya kayo? Tignan nyo itong budget natin. Parang itong paglalakbay natin parang papuntang Jerusalem, parang hindi pa tayo nakakalagpas ng, ano, ng Samaria. Ang dami natin kinainang restaurant, ano? Maubos na yung budget natin. Balik muna tayo. Mag-invest, ano? So, sa konteksto nila, hindi yung focus ni Jesus. At sa konteksto natin ngayon, kapag nawala yung focus natin sa Kingdom of God, then we are not really embracing the mission with a sense of urgency. And also sinasabi dyan, the main activity that He imparts to His followers is proclaiming the Kingdom of God. Ang ginagawa ni Jesus ay pagpapahayag ng Kingdom of God. Sinabi niya, gawin niyo kung anong ginagawa ko. Ang tinuturo ni Jesus is about the Kingdom of God. And pagdating sa Matthew chapter 28, sabi niya, ituro niyo lahat ng tinuro ko. And then go, make disciples. After niya sabihin na ako ang naghahari na dahil lahat sa ang authority in heaven and earth ay nasa akin na. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Yun ang sinasabi niya. It is the focus of Jesus' ministry. Yan yung main activity na ipinapasa niya, tinitrain niya yung kanyang mga followers. Sino nagsasabi dito na ang inaral mo sa calculus noong high school ka ay hindi mo rin naman nagagamit sa trabaho mo? That sucks, di ba? Na parang meron kang pinagpaguran, nagpupuyat ka, tapos hindi mo naman pala nagamit. But that's okay. Pero paano kung training ka sa ganitong ganyan, tapos hindi rin naman pala yung gagawin nyo? Pero kay Jesus, yun ang training nila. Kasi yun ang gagawin nila. Chapter 9, He will be sending them. Chapter 10, He will be sending them again. And after dying on the cross, resurrected, He will be sending them. You will read the whole Acts. Yun ang ginagawa nila. That's the main activity that He imparts to His followers. Not babysitting people sa simbahan, wishing na mananatiling tayo sa mga ritual and routines natin, walang magpapasaway, ma-maintain natin to, ano? Walang masyadong magulo para hindi tayo magkaroon ng controversy or wala tayong masyadong iisipin, ano? Wala masyadong magsalta ng anuman, wala tayong mag-effort masyado kasi kailangan lang ma-maintain lang natin. That's not the point. That's not the main activity na impart niya. And lastly, na prelude para sa sunod na linggo, we need to understand the meaning of the Kingdom of God to proclaim it. Kailangan maunawaan talaga natin na inumpisahan ko na rin naman po noong January at uulit-ulitin natin siya. Lalo na ngayon kasi kailangan maunawaan natin kung ano ba talaga ang babahagi natin, di ba? Na kapag naupo ka sa isang lugar at may nagtanong sa'yo, ay, ano po ba yung tinuturo ni Jesus? Ano pang sinasabi yung Ebanghelyo? Ano may sinasabi yung paghahari ng Diyos? Kapag napunta ka sa sitwasyon na merong hindi mananampalataya na tanongin ka, ano sasabihin mo? Kapag biglang finocus sa iyong camera at na-record ka sa TV at tatanungin ko anong Ebanghelyo, sasabihin mo? Ano sasabihin mo? You guys might know what I'm referring to. Is that the kind of gospel Jesus Christ is teaching? Is that the Kingdom of God? Yung pagpunta sa langit at pagpunta sa imperno, is that the Kingdom of God? True,
may pagpaparusa, paghuhusga. Dahil si Jesus, hindi niya papalagpasin ang kasalanan ng mundo. May impyerno, syempre. At may langit. Whatever way we understand it, however way we understand it. But that's not the point of Jesus Christ's mission. He wasn't calling disciples for you, "Oy, pupunta ka, sama ka sa akin, pupunta ka sa impyerno, pag hindi, sama ka sa langit. Okay, bye. Langit ka na, balikan kita." Is that what Jesus Christ was doing when he began his ministry in Luke chapter 4? Is that Jesus Christ was doing? Ganyan ba yung pagpo-proclaim ng gospel? So we must therefore understand yung meaning of the kingdom of God to proclaim it. Kasi kung hindi, baka magsisecure lang tayo ng tickets papuntang langit at mananakot sa impyerno para sumama ka na sa simbahan namin kasi mahuhusgahan ka kapag hindi ka sumapi sa amin. If that's the kind of gospel that we have, then we have drifted away from the gospel of the kingdom of God. And yes, we can be bold, but we can be boldly wrong in some instances. We can be right, but we can be inaccurate sa mga sinasabi natin. That's why it's really important na dun ka tumingin sa founder natin. Ano ba sinasabi ni Jesus? Ano bang ginagawa ni Jesus? Ano ba yung gusto niyang ituro sa atin, ipamuhay natin, mensahe natin, pakikitungo natin sa mga taong hindi mananampalataya? At kung paano natin ibabahagi yung katotohanan with love. Dahil ang mensahe natin may layunin. Hindi lang tayo nilagay dito, inutusan para mag-announce na walang layunin. Just to get the message across. That's bad marketing. Di ba? Yung may announce mo lang, may commercial mo lang, pero walang response. And you have not really communicated the values of your company if we're talking about advertising. But when you preach the kingdom of God, you also preach the values of the kingdom of God. If we have become a group of people who claim to be Christians, but we are busy around making people realize that there's a wall between us, then we have failed of becoming agents of the kingdom of God. If we have made gatekeeping our priority, who goes in, who goes out in preaching the gospel, then we have not realized that in Jesus Christ, His priority is making people understand that whoever you are, wherever you are, whatever your background is, you're welcome here in the kingdom of God. Nag-pray to receive ka na ba? Ay, hindi pa po. Huwag ka muna dito, ha? Saan ka nag-church? O kailangan makausap mo muna si pastor, baka ka umattend dito. Diba? Is that kind of kingdom preaching, kingdom of God? Yung klase ng pag, yung behavior, yung attitude, yung kapamaraanan ng pagbabahagi natin ng pag-aari ng Diyos, dapat nire-reflect noon, sinasalamin noon, na-apply noon yung mga ugali, behavior, kapamaraanan na mismong nangyayari sa loob ng kaharian ng Diyos. And that's the way we proclaim it. And if we do not understand the meaning of the kingdom of God, then baka nagbabahagi lang tayo ng mga facts. Pero yung buhay natin are not really representing the light of the kingdom. So it's important. It's good na napag-uusapan yung Christianity sa panahon na to. It's good na lahat may pake, lahat may gustong sabihin. Ano? But both sides, Christians and non-Christians, are actually missing the point sometimes. Nagagalit at pinagtatalon at nagdidebate sa hindi naman priority ni Jesus Christ. So, pag-uusapan natin yon next Sunday. What is
the gospel of the kingdom of God na sa lahat ng libro sa Biblia, may apat na libro na dedicated para ipaliwanag yon objectively. Hindi dahil, oy, merong problema yung simbahan na yan. Ganyan yung sitwasyon ni Pablo. Paul's letters were very situational and contextual. The gospel of Matthew, Mark, Luke, and John were written for the general Christians, whatever they're experiencing in their time. And it's called the gospel because it is about Jesus Christ. And the gospel is about Jesus Christ and whatever He is teaching and doing. And if kung hindi tungkol kay Jesus at ang ginagawa niya at yung sinasabi niya, yung pinuproklama natin, then we are just recruiting people. And we are just assuring them of the benefits without really explaining to them the nature, the core of the gospel. Bakit siya mabuting balita? Dahil lang ba hindi tayo mapupursahan sa impyerno at pupunta tayo sa langit? Bakit nga ba siya naging mabuting balita? Bakit nga ba siya mabuting balita? So pag-usapan din natin yan sa susunod na pagkakataon. Then I'll leave with some encouragement. This call to follow Jesus in kingdom proclamation might be difficult, pero hindi ito parang kapag na-receive mo na yung package mo mula sa Shopee at na-picturean ka na ng deliver, bahala ka na sa buhay mo. Diba? Hindi mo na mababalik yan. Mahirap pa. No? But, marami siyang assurances. Meron siyang provision na sinabi na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. So, meron siyang mga provision and the whole New Testament has a lot of encouragement for the people na magiging agents of the kingdom of God. And it's most especially, more than the provision, ang sinabi niya, kapag you are going and making disciples, behold, I will be with you unto the very end of age. Kasama natin si Jesus. His assurance na tayo ay sasamahan niya is connected sa kingdom proclamation. So huwag natin itong sukuan. Huwag natin sukuan yung pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. And then, this mission is also for the church. Actually, hindi mali yung phrasing ko dyan, hindi also, kasi this mission is for the church. Gusto ko lang sabihin dyan, also, this mission is for the church. No, yung iniwan na to ay para sa kanyang mga disipulo, sa lahat ng mananampalataya, hindi sa mga individual. No, this is a family goal. No, this is a body of community centered on Jesus, commissioned by Jesus. No, so magtutulungan po tayo dito. Magkakasama po tayo dito. And that is a wonderful encouragement. We are not proclaiming the gospel on our own. We are a church who will proclaim this. We are signpost and we are agents at the same time. Last slide po, Dane. There is joy that we can experience in this meaningful mission. Merong kagalakan, kaligayahan na hindi mo mahanap sa iba na dahil alam natin napakahalaga at napakamakabuluhan ng mission na to. Dahil this is unlike any other project sa mundong ito. Ano? So mayroong certain joy na matatamo natin, ano? Na hindi basta-basta nawawala kahit pawala kang makain sa umaga, wala kang namumroblema ka ng pambayad ng bills. Ano? But if you're part of this mission, there's this joy that cannot be taken away. And lastly, there is also a unique fulfillment that we can experience. No, merong fulfillment eh. Merong satisfaction. Merong feeling mo hindi sayang ang buhay mo. We can experience knowing that we are joining in a project that God Himself is personally and powerfully involved. Ang saya isipin yan na ang Diyos mismo ang nagsimula, ang Diyos mismo ang kasama, ang Diyos mismo ang magpapalakas sa'yo. He is personally and powerfully involved. We are merely instruments. But
God who commissions. It is God who empowers. It is God who finishes everything. So, ano pa inaantay natin? Ano? Kung secured na from the beginning till the end, no, we are joyfully, must be joyfully taking our part in preparing to proclaim the kingdom of God. Let us pray. Father, thank you for your word. Mabigat, Lord, and challenge. And salamat dahil hindi nyo kami niloloko. Salamat dahil hindi kayo nagpapanggap na okay lang, wala kaming dadaaning problema at pagsubok at hindi kami mahihirapan. Salamat for telling us the truth. And yet, you're promising us all the encouragement, the empowerment, the provision, and especially your presence sa aming pagkilos bilang mga tagapagpahayag ng pag-aari na Diyos. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na ma-evaluate pa yung mga sarili. Masilip namin na kayo lang din naman na mas nakakakilala sa amin. Tulungan niyo po kami makita kung saan pa kami, Lord, na maisuko namin ng mga bahagi ng buhay namin na hindi pa naisusuko. Mabanggit namin sa inyo, Panginoon, hindi lang sa aming bibig, kundi sa aming pamumuhay na kami mismo, Panginoon, ay talagang magpapahayag ng paghahari ng Diyos sa aming buhay, sa aming pamilya, at kung saan niyo man po kami dinadako. Salamat o Diyos, dahil kami nakakatiyak na ang lahat ng ito ay mapangyayari dahil meron kami makapangyarihan at mabuti at mapagmahal na Diyos. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.